Assalamu alaikum. Ako si Ibrahim Kaisy at dito sa video na ito ay pag-uusapan natin ang patungkol sa mga bawal na dalhin dito sa Saudi Arabia. Dahil alam natin isa ito sa pinakamahigpit na Islamic country dito sa Middle East. So ano nga ba mga bawal dalhin dito sa Saudi Arabia? Una is yung may mga kinalaman sa mga religious item or mga religious na bagay tulad ng pagdala ng rosary or pagdala ng crucifixion, yung cross na nakapako si Jesus doon, yung mga ganun rebulto maliit, yung mga idols, mga maliliit na santo, or yung mga cross na sinusuot na necklace, at yung mga tulad ng Bible. So, yun ang bawal dalhin dito sa bansa na ito dahil pinakamahigpit ang Saudi Arabia sa ganun bagay dahil nga ito ay Islamic country na mahigpit sa Middle East. So, yung mga bagay syempre na patalim sa aeroplano pa lang, bawal naman din talaga yun. At huwag ka din magdala ng pagkain na ipinagbabawal dito. Yung hindi kinakain tulad ng magdala ka ng aso, pusa, ahas, lalo ang baboy. So, huwag tayo magdadala dito ng baboy dahil baka tayo mahuli at magkaroon tayo ng problema dito. So, minsan, naalala ko din na may isang kabayan na may ipinapadala sa kanya, pinapadala lang na pagkain, ano daw, mga dry fish, pero minsan, hinahaluan nila ng mga dilatang baboy, no? Para dalhin dito. Minsan din natatawa ako dahil nasa batha ko, tapos hindi ko lang maalala kung ano yung suot ko, kung nakaganto ako, thob. Tapos nakatayo lang ako sa tabi ng kalsada. Ewan ko lang kung kumakain ako or may inaantay. Tapos may dalawang kabayan na babaeng matanda na sa harap ko. Nag-uusap sila, sabi, anong ulam natin mamaya, anong kakainin natin? Tapos sabi yung isa, may natira pang baboy doon mamaya, iano ko, pipito natin or something, yung adobo. Nagulat talaga ako, pero buti hindi ko lang sila tinignan. Kunwari ako na, hindi ako nakakaintindi ng Tagalog. Tapos hindi nila alam na nakakaintindi ako ng Tagalog at alam ko yung pinag-uusapan nila. Sabi nila, yung American base dito, no, yung may lugar kasi dito na village ng mga Amerikano, sarado talaga yun. Makikita mo ang laki ng pader. Dalawang doble pa ang pader yun, dalawa. So doon sa loob, mga Amerikano lang, mga European, pinapayagan lang doon sa loob lang ng kampo nila na gawin nila lahat ang gusto nila hanggat hindi sobrang labag tulad ng drugs, ganun. Pero alam ko may mga alak daw sila doon o may mga baboy. So ano pang gusto nila, lahat andun sa loob. Doon nakakapagdamit sila ng gusto nila, nakakapag-swimsuit kasi sila-sila lang na andoon sa loob ng village na yun. So minsan may mga ibang nagtatrabaho doon na Pinoy, naglalabas sila ng pagkain galing doon. Kaya minsan doon din galing yung baboy na sinasabi. Yun lang pagkaalam ko sa mga kwento ng iba. So, yun, bawal tayo magdala dito. Hindi ko lang alam dito sa mga kano, mga special sila na sila lang pinayagan dito sa loob ng compound nila, na bawal nilang ilabas dun sa lugar nila. Dun lang sila sa loob na pwedeng gawin lahat para ma-feel at home sila, na hindi sila ma-homesick. Ma-feel nila para silang nasa US. So, bukod doon, yung dadaan mo sa aeroplano, yun ang delikado, pati mga alak. So minsan dito na nila ginagawa yung alak, sinasabi, at yung mga drugs din, yung mga pinagbabawal na gamot, dito din nila ginagawa ng mga ibang lahi, tapos Pilipino nagbebenta o ano. Marami akong nakilala sa kulungan na mga nakulong. Ang dahilan, yung tinanong ko sila bakit kayo nakulong, drugs daw, nagtitinda sila. Sabi nila, kasi para mabilis ang pera eh. Mabilis nga ang pera, pero ano nangyari sa'yo? Nakulong ka, hindi natin alam ngayon kung sumasahod ka pa rin sa company mo, mas lalo kang walang maipadala sa pamilya mo. So yung mga iba dyan na nag-iisip ng ganun, huwag nyo nang ituloy dahil mapahamak lang kayo, mas mabilis dito mahuli. At karamihan din sa kanila is kapwa din nilang Pilipino ang nagsumbong sa pulis. Siguro, nagkakaingitan o ano, kapwa mo din Pilipino ang magtutumba sa'yo. Siguro nainggit na mas mabenta ka kaysa sa kanya, susumbong siya sa pulis. So, hindi natin alam yung mga kalukuhan talaga ganyan. Pero, mas mabuting iwasan mo na lang para hindi ka mapahama at tuloy-tuloy ang maayos mong buhay na normal, nagkakasweldo at mapapadala sa pamilya. Kesa yung makulong ka, mas wala kang maipapadala sa pamilya. So, ulitin natin ano yung mga bawal dalhin. Is yung may mga kinalaman sa religion, tulad ng Bible, idols, o mga rosary, may mga cross o ano. At pagdating dito is hindi talaga pwede magkaroon ng church. No, yun ang unang-unang pag-iingatan natin. Kung magdadasal lang kayo, kayo-kayo na lang sa isang kwarto, ano, huwag nyo lang ibuo ng isang church. Dahil nga may na-meet na ako mga grupo, hindi ko lang alam kung born again sila. Gusto nyo lang magkaroon ng maliit na lugar
sa accommodation nila kasi malaki yung accommodation nila, yung site nila. Open siya na lugar. Pero malayo sila, bandang desierto sa mga North Riyadh, kaya labas na ng, medyo palabas na sila ng Riyadh. Tapos, nakausap ko sila, akala ko gusto nila mag-Muslim, so nagkwento ako about Islam. Sa bandang huli, ang gusto lang pala nila is request na kung pwede sila magkaroon ng lugar na magdadasal sila kasi lahat sila doon halos parehas ng religion. Alam ko yata born again or something. Tapos yun, sinabi ko sana hindi talaga pwede sa lugar na to. Tinawag ko yung engineer nila para kausapin sila na tanungin kung pwede is hindi talaga. No, malalagot yung company o ano. Pero naalala ko, sinabi, engineer din sa akin yung Muslim na engineer na nakapag-aral sa UK, isa siyang Pakistani, na kung gusto nila sila na magdasal sa isang kwarto, wag lang nila gawin church. So ganun ka-peaceful ang Islam. Ganun ang Islam, no? Ni hindi nga namin sa loob nga ng battle yung digmaan between ng Muslim at hindi Muslim. Ang mga rules ay bawal magputol ng puno, bawal galawin ang pumatay ng bata o matanda or babae, no? Bawal istorbohin yung mga pare na nagdadasal sa loob ng church, bawal galawin ng church nila o sirain. Yan ang peaceful, yan ang salam na Islam. Galing sa salitang salam, ibig sabihin kapayapaan. So, maintindihan nyo kung ano yung justice ng Islam. Itong lugar kasi kaya pinagbawal dahil nga inano na to ng propeta, nilinis na niya. Winiwish niya na wala nang maitatayo dito na idol worship. Nilinis na niya noong panahon niya na mawala na lahat ng idol worship dito sa Arabia. Pero 200 years ago is bumalik ang mga idol worship dito. Mga Arabo mismo na naligaw, nalayo sa Islam. Bumalik sila sa idol worship, naniwala sa mga pamahiin, hanggat sa sumamba na sila ng mga bato, kahoy, mga idolo. At yun ang problema. Kaya si isa si itong sheikh na si Muhammad bin Abdul Wahhab, binuo niya ulit para inano niya ulit ang Islam. Ina-apply niya ulit ang Islam sa lahat ng lugar sa Saudi Arabia na mawala ulit ang pagsasamba ng mga tao sa mga rebulto, Diyos-Diyosan. So, binalik niya ang Islam ulit sa mga ibang probinsya. Sinakop nila, nakipag-partner siya kay King Saud. Kaya yun ang history ng royal family dito sa Saudi Arabia. Kaya yun ang dahilan bakit bawal dito sa lugar na ito is ito ay holy. At andito kasi ang Makkah at Medina. Ang Makkah, isa sa pinakaunang holy na lugar sa mga Muslims. Dito ang direction ng mga prayer ng mga Muslims. At dito ang pilgrimage. Ito yung tinayo ni Propeta Abraham. Yung nakikita yung itim na tela, na bahay na tinakpan ng itim na tela. So ito yung direction ng mga Muslim kapag nagdadasal sa buong mundo, anumang lahi, tribo, at lengguahe. At ang Medina, dito naman nilibing ang propeta, si Propeta Muhammad, ang huling sugo at propeta ng Islam. So maraming salamat sa inyo. Sana itong information nakatulong sa inyo. At sana wag din po kayo magdadala dito ng mga kung ano-anong antik-antik or sambuhin natin mga pinapaniwalaan yung mga pampaswerte or mga gamot na parang pangkulam or something. Kasi may mga ilang beses na dinala dito sa Islamic Center na pinapakita ng amo, ano to? Ano tong dala ng ano namin? Kasi kararating lang daw ng kasambahan nila. Pagbukas ng bag, chinecheck din nila. May nakitang parang mga polvo o spices ang itsura na parang mapula-pula. Sinabi ko na lang, hindi ko alam kung ano yan. Hindi naman black magic yan. Siguro, huwag kayo mag-isip ng yan. Baka ano lang yan, gamot para sa tiyan niya. Kasi pag mas masakit, gumagamit sila mga gamot-gamot na galing sa natural na dahon or something. So yung takot kasi sila na baka ano, may mga dalakang pampakulam sa buong pamilya or ano. So yun ang iniingatan nila na huwag mangyari. Kaya ingat sila kung anong mga dala mo, i-check din nila yan. Kaya huwag kang magdadala ng kahit sabihin pa nating gamot na baka mag-itsura sila, itsura siyang something na ikakaduda nila, huwag mo na lang dalhin. May mga gamot din naman tayo dito, may mga pharmacy din tayo dito na mga Pinoy pharmacy na kumpleto din naman ang mga gamot na kailangan natin na galing sa Pilipinas. So maraming salamat sa inyo, paki-share ito sa mga ibang kabahay natin para makatulong. Shukran po. Maasalam.